Let's begin the talk. Yeah. At maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Pau, may mga nagsasabi na Paolo gets into relationships, nagmamahal, nagkakaroon ng anak, nang iiwan. Anong sagot mo dito? You know, pag pumapasok ka naman sa relasyon, hindi yun yung plano mo eh. Diba? Every time nasa relationship ako, I really love the person. And I think, saksi naman yung mga tao, how I love. Sobrang bigay todo naman talaga ako magmahal. Kaya lang, siguro may mga ilang bagay na hindi na alam ng publiko na mga nangyayari privately na doon napupunta, doon nahantong. But basically, lahat naman ng pwedeng gawin para isave ang relasyon, ginagawa ko yun. Kaya lang, ang alam lang ng tao is pag natapos na. So, nagkaroon ng konting reputasyon, ika nga, kung bakit naging ganun yung tingin sa akin ng tao. But this reputation does not define who you are. Hindi ikaw itong dinidescribe ng mga taong ito. For me, hindi. I would like to think that I'm a good person na minsan gumagawa ng mali. Fact is, lahat ng mali ko, alam ko. Kaya ako nag-sorry. Kaya nga ako lagi nagsusorry, di ba? I posted an apology because I know I was wrong. Nag-rason ba ako? Wala namang rason ako dun sa sinabi ko. I knew I was wrong. I said I was sorry. I don't wanna justify my mistakes because ang mistake, mistake. But kung paulit-ulit pa, what are you learning? Eventually, like especially now, I'm really learning to kumbaga own up to my mistakes. I've been apologizing to everyone concerned. And tell the truth. I've been telling the truth, not to the public though. Because, that's right. What I'm trying to say, doon sa karelasyon. Yeah, no? Yeah. Oh. I've been telling them kung sino man yung concern, everything, the truth about everything. So that's me owning up to all my mistakes. But I think yung healing, and then forgiveness, I think it takes time. Maturity, I believe, isa rin yun sa medyo wala ako nung mga panahon dati. Feeling ko kasi bata pa ako. Actually, last year lang. Last year lang, early, mga late last year, naisip ko, 39 na ako. Ha! Parang tanda ako na. Para magkamali ng ganito. So, I'm fixing it. And that's the realization. Yeah. Yun yung sinasabi ko. Yeah. Na at a certain point you say, okay, tama na. Yeah. Pao, diretso na ako doon sa ilang mga issues. Yeah. I think it was June of last year, in an interview, Lian was asked kung ikay may relasyon o di kaya'y nakikipagkita sa iyong mga anak at nagbibigay ng sustento. And she said, sad to say, wala. Dalawa ang katanungan ko. Una, after that declaration of Lian, pinili mong manahimik. Bakit? Pangalawa, diretsang tanong. Nagbibigay ka nga ba ng sustento sa mga anak mo kay Lian? Oo, hindi. Dun sa unang tanong, never naman talaga ako nagsalita ever since. Bakit? Again, ayoko ng diskusyon. Feeling ko, to be honest, certain things dapat hindi na dinadaan sa interview. Dapat yung ibang bagay na pag-uusapan na lang. Kasi kung magsalita ako, hindi siya matatapos. Ang kawawa yung mga bata. Diba? Nung first time naman na nag-break din kami, ganun din naman. I kept quiet. Because of the internet, anytime mapapanood ng mga bata yun. So kapag nagsalita ako, mahalungkat nila yon, and at
at the end of the day, ang gusto ko lang peace para dun sa mga bata. Pao, may sasabihin ako doon. Kasi ang concern mo ay makikita pa ng mga bata. Pero 10 years, 15 years from now, don't you think about the possibility na ang makikita at maririnig lang ng iyong mga anak ay yung side ni Lian? At hindi ka nagbigay ng side? One day, I'm praying that that opportunity will come at masabi ko yung side ko sa kanila. Diretso sa mga? Diretso. Okay, I get that. Kasi sila lang naman yung concern dun sa mga mali ko. Dun sa sustento issue, hindi I don't give. Again, I had my reasons why, but I'm saving for them. I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. As I've said, I had my reasons, pero kung ano pa, anong point? I don't wanna argue about it anymore. Ayoko na siyang lumaki. It's a mistake na nasimulan ko ever since before na hindi ako nakapagbigay. But ever since na nagtrabaho ako ng maayos, unti-unti akong naglalagay ng sa account para kay Sonia, kay Celine, pati kay Summer. Which eventually I want to give it to them straight. This is a public declaration that you're making. That hindi man ako nagbibigay ngayon, nagsisave ako yes. Para sa mga anak ko. Yes. And ito isang bagay na hindi mo i-communicate doon sa mga nanay, but you're now telling us, your public, that this is what you're doing. Yes. Yes, I am. Pao, may relasyon ka ba sa iyong mga anak? Ngayon, wala. The last time I saw my Sonia and Celine, mga 6-7 years ago, when we went to Cebu, and then naputol na naman. Kay Summer, magto 2 years ko na siyang hindi nakakausap. I reach out though. I try to reach out. But as I always say, forgiveness takes time, healing takes time, and I'm giving that to LJ. Hindi ka natatakot na isang araw magagalit ang iyong mga anak? Takot na takot. Mahal mo sila? Sobra. Yung sa dalawa ko, gusto kong bumawi. Sa dalawa. Yung kay Summer, biglaan kasi. It doesn't make me love Summer more. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun, medyo malalim-lalim na yung pag-uulang ko. So hindi ko sila masisisi. And no, I would like to take this opportunity to tell Lian and John, thank you for doing a great job sa mga bata. Doon swerte ako kasi mabait yung John. Bayan. Anyway, kay Summer, ayun, may miss ko siya. Kasi, sobra. Kasi yung pandemic, sobrang, tsaka yung ugali kasi ni Summer, parang ako eh. Loko-loko eh. So, lagi kong kasama yun sa taping, sa ano, so. Tapos biglang, naputol. Pag uwi ko galing, sorosugon palis na sila eh. Babalikan ko lang yung takot. Takot na takot ka kung ano ang magiging pagkakilala ng mga anak mo sa'yo. Sa kabilang dako, mahal na mahal mo sila. Hindi ba dapat, Pao, mas mangibabaw? You should have a bigger love than that fear as a father. No, Kung pag-uusapan yung love, sobrang love ko sila. Pero, ako, feeling ko, reality lang,
hindi naman na sa akin lumaki yung, especially si Sonia in sa lead, di ba? So yung para ma-hate nila ako, yun yung pinaka-fear ko. Hindi ko kailangang, to be honest, nasa stage ako na maging magkaibigan lang tayo eventually. Okay ka yung na doon. Civil lang. Huwag lang galit. Huwag lang galit. Hindi ko kailangang mahalin nila ako. Kasi hindi ko yun masisisi. You're talking about your children. Yeah. About them. Diba? Hopefully, it will come. Maybe. I have no idea. Pero, that's my biggest fear is for them to actually hate me. If you like this video, please subscribe, leave a comment, and turn on the notification bell for more amazing videos. Thanks.